guys, good morning. Nandito ako ngayon sa McDo Palapalang. Yan, naantay ko lang si Fresh Sparko para mamaya pupunta kami ng Lian doon sa event ni Pops Leonardo sa Jose. So, mamaya pakita tayo sa farm doon sa Lian Batangas. Okay, kumusal muna tayo. Kumusal. Ating mainit, tsaka Longga de Sal na McDo. Okay? Kita-kits mamaya. Bye. Okay guys, yung pinangako ko sa inyong vlog together sa presidente ng Explorer ngayon. Yan, the man himself. The Mr. President. Sparko. Okay? Alamin natin yung mga ilalatag nito programa. Pero ngayon, andito kami sa barangay ng Sabas. Basta sa Batangas to, sa Lian, wala. Tuwi Batangas. Sa Tuwi Batangas. Kakain kami ng lomi dahil nagutom kami. Tingnan natin yung lomi rito mamaya. Namin. Pero, yan, interviewin muna natin ang kagalang-galang na presidente. Press, ano bang inaasahan natin sa termino mo? Yung pinag-aandaan talaga ng Explorer ngayon, yung Cebu. First convention kasi ng Explorer Radios Club Philippines. So, take off yung iba ng April 16 and then ako April 17. Laging habol lang. Medyo delikado yung take off namin kasi sabi, kalanganin ba yung mga barko. Kaya siguro, babaybayin na namin yung dagat. Oo, kasi April, next fresh yung ayun. Nalalapit nating team building. Oo, team building. Summer outing ng Explorer Radios Club Philippines, siyempre. Yearly din to eh. So, actually, May din yung last year eh. So, may place ngayon, na ba tayo, Fresh? Meron na. Ayun. Summer in Bataan na naman tayo. Ayun. Siyempre, hosted by Bataan Chapter. Oo. Yan, ready. Get ready. Get ready sa chapter president natin, Bataan. Pops. Ayan. June, wala pang plano. Pero the whole month of May, yung 6, 12, and 18, and 26. Yan, pwede pang mag-set tayo ng mga event. Yan. Pero yung date natin ng team building is May 26. So, mark your calendar. Andito kami ngayon sa Lian. Pupunta kami sa DV Boer Farm para alamin yung mga ginagawa nila ron na pagpaparami ng livestock. Tulad ng mga goats, yan, mga baka, kambing, baboy, sa madaling salita, et cetera. Guys, mga hayop muna. Mga hayop muna kami ngayon. So, yan, sa mga chapters natin dyan out there. Suportahan niyo yung page natin sa Explorer Riders Club Philippines, pati yung ating mga vlog, Explore Philippines in 2 Wheels. Meron din tayong 01 Squad ba yun? 01 Moto Vlog, Vanity Vlog. Yan, suportahan niyo, yan yung mga vlogger natin. Riders Heart, siyempre, sa Pasi. And siyempre, yung bago ngayon, Papa P. Suportahan din natin. Suportahan natin yung sa atin. Siyempre. Okay, so maya-maya lang papakita namin sa inyo yung farm. Yes. Okay? Watch out. Oo, pero tingnan niyo mamaya yung lomi na in-order namin. Balita namin. Talagang masarap. Okay? So, bye-bye. Press. See you later. Okay, guys. So, ito na. Dumating na yung aming lomi. Yes. Yan, no? Bawal sa pork, pero chicharon, bebe. Okay. Masarap. Masarap yung lomi. Nagpawisan ako doon. Alright. Ah,
Hi guys, nandito ako ngayon sa DV Boer Farm sa may Lian Batangas. Kasama ko pa rin, syempre, ang ating presidente na si John Spark. Yan. Okay, waiting na lang kami rito. Yan, mamaya makikita niyo yung mga iba't ibang klaseng inaalaga nila rito. Mga kambing, ostrich, rabbit. Basta marami. Iba nga, may camel pa. Yung iba nga, hindi ko na alam kung anong pangalan. May mga manok na malalaki. May pagong. Basta maraming marami. So, itong DB Boer, kailan ba nagsimula ito? Sir, kailan ba nagsimula? Parang magpo-4 years na sila. So, napakaraming trabahador dito. Maraming natutulungan sa community. Siyempre, nakakapag-create ito ng maraming trabaho para sa tao. So, yung buong detalye, mamaya, pagka nakausap natin si Sir Dexter Villamin, mapaunlakan tayo sa konting interview, maalaman natin yung buong detalye. So for now, waiting muna tayo rito together with our okay. President. Yan. Parang galit ka na pres. Tapos parang galit ka na. Medyo nakakaramdam na yung pagod kasi kahapon pa ako alive. Okay. So parang napakasarap dito. Nandito kami sa ilalim ng punuan. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan kami. Okay. Papahinga kami sa ilalim ng puno. Talagang iba ang scene na hangin dito. Napakasarap. Yan. Kasama rin namin dito si Pops Leo. Nasa likod ng camera. Kumakain na sungkan. Wala pala talaga. Kasama namin ngayon dito ang owner ng DV Boer dito sa Lian Batangas, Sir Dexter Villamin. Yes, sir, kasama namin yung presidente ng Flores. Good day, XRCP. Okay, guys, ito sana yung seminar na pupuntahan natin ng mga riders, pero mas pinili natin tayo na lang muna, mga officers, ang pumunta. So, nakita ko naman kanina, ang laki ng area na nasasakupan ng farm ni DB Boer. So, sir, ano yung concept? Parang ngayon pa lang ako nakakita sa Pilipinas nung ganitong klaseng farm. Well, ang concept natin dito ay normal na livestock farming, no? Kaya lang, meron tayong programa dito, yung pa-AV program. Yun. Kung saan pwede kang maging kabahagi, yes, nung livestock farming natin sa pamamagitan ng pa-iwi o yung paalaga. ang pa-iwi kasi is a local term in Southern Tagalog. Ang ibig sabihin niya ay paalaga. Yes, sir. Sa Ilocano, ang tawag niya ay patarakin. Patarakin, sir. Ilocano. Sa Kapampangan, pasese. Hindi pa suso, ha? So, kanina, may mga nakita akong mga iba't ibang klaseng hayop sa baba, sir. Ano po ba yung kasama sa program nyo? Ano yung pa-iwi na kasama? Well, ang pinakakilala dito ay yung goat pa-iwi program. Yun, nakita ko yun. Ibig sabihin, bibili ka ng 30 female na goat na kambing. Kami na mag-aalaga dito, ibibreed namin sila doon sa Boer goat. Oo, nakita ko rin yung Boer goat. Bawat anak nun, bibili namin sa inyo. Yun. Dun, sa mga nagtatanong, so, yan, may tumatawag kay... Sorry. Okay, sir. Kasi busy tao rin talaga to. So, napaunlakan tayo. Sir, magkano po yung puhunan? Para sa nagtatanong. Ang puhunan sa 30 kambing ay 320,000. Kasama na dyan ang insurance. Yun. At saka yung cost ng bahay. Ayun. Ibig sabihin, insured yan. Pag may nangyari yan, bawa napulutan ng kapitbahay na hindi natin sinasadya, papalitan ng farm. Yun ang maganda. So, guys, insured talaga. Yung mga nagtatanong, alam ko, ito kalat na rin sa social media, sa Facebook. Nakikita ko yung farm na yan. So, maganda mag-invest. Invest muna natin, pag may kita na, tsaka mag-upgrade. Mm-hmm. Diba, Pres? Pres, ikaw, baka may siyempre, tanong. Ayun, katulad nga ng mga nalibot natin kanina, iba't ibang klaseng hayop talaga yung makikita natin dito sa DV Boer Farm. Makakit ka talagang, mag-invest.
Kasi nakikita mo, totoo yung programa, na andyan yung mga animals, at pinakamahalaga sa lahat ay yung nagiging kabahagi tayo ng social-economic development. Yes. Kaya nananawagan tayo sa mga co-riders natin, hindi lang sa Explore Riders Club Philippines, which is nationwide si XRCP, pero marami ring grupo na farmers ang kabuhayan ng mga Yung isang magulang riders natin nakasama. Yes. Si Maing. Si Ismael. Meron ako nabalitaan nagsanla ng kalabaw para mag-upgrade. Yun nga, sir. Huwag ganun, ha? Yung kalabaw ay nakakatulong yan sa bukid. Sir, isang tanong na lang. Ilang taon na ba yung operation dito sa Pilipinas? Ang DV Boer Farm ay mahigit ng 4 taon. Wow. At meron tayong higit na isang daang sub-farm sa buong Pilipinas. Yun. Yung naroroon sa Mindanao, sa Bisaya, o sa Luzon man, Meron kayong farm na pwede kayong magpaiwi. Yes. Actually, mga kapwa ko, Isabelino, yan. Maraming farm doon, sub-farm si Sa Isabela, meron tayong sa Angadanan, meron din tayo sa Difun Quirino. Yes. At saka meron tayo sa Cagayan, sa Tugigaraw. Yes, sir. Actually, ang Cagayan Valley, yan ang isa sa pinakamalawak na probinsya. So, maganda mag-invest. Inaanyayahan ko yung mga riders na pumasyal kayo dito para makita ninyo, mapatunayan nyo sa sarili nyo yung programa. Yes, kasi hindi natin maalis, maaari may magtanong, may magtaka, di ba? Yes, iniimbitahan ko kayo pumunta rito at saksihan nyo mismo ang namin. Ano lang naman yung entrance, mura lang naman yung entrance. Yes, i-schedule po natin ulit ang pagpasyal dito sa DV Boer Farm, which is mag-i-enjoy talaga kayo guys pag pumunta kayo rito. May food po rito. Masarap ang food, grabe. Very scenic. Angus beef. Ang masarap dito yung Angus burger na. Meron kasi kaming paiwin ng baka. So pagka naka-isang taon na, yung baka na yung kakatayin natin, kikita ka ng 30% doon. Yun na yung mga sa paiwi. Tapos yung baka na yun, ginagawa nating steak, saka ginagawa nating Angus burger. Wow. Pang US lang yun, nasa Pilipinas lang yun. 100% beef. So, at saka walang extender. Sir, any message sa mga gustong... May online ba tayo, sir? Online application ng paiwi? Meron tayong paiwi online. Doon po sa mga interesado sa aming programa, maaari po ninyo akong pakinggan sa DZMM tuwing Linggo, alas 5 ng madaling araw. Sabi ko na, nakikita ko si sir doon. Magsasaka TV. Ha? Pwede nyo po ako subaybayan dyan. Tuwing Linggo po yan. Yun, Magsasaka TV. At subaybayan din po ninyo yung aming FB page, yung DV Boer at saka DV Boer Microfinance, para maintindihan nyo lalo yung ating mga programa na ating ginagawa dito sa farm. Ano po? Ayun, hindi nga kayo masasabi. Okay. So muli guys, papakita ko sa inyo yung mga livestock, yung mga inaalagaan nila dito. In few minutes, makikita nyo na. Alright? Thank you.